Una po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkakuliran ni Santa Rita na nagpunyaging matulad ng dukha at mapagkumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mga ngalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ang Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit, kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig. Makinig ang sino paman.
Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba, ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman, nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kanya ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak na ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita na masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Sa pagpasok natin sa panahon, itong panahon na ito, ordinary time sa ating liturhiya ay magandang bigyang diin, no, na mula sa paglalakbay natin sa Kwaresma at Pasko ng Pagkabuhay, tayo ay inaanyayahan na ngayon na maging saksi sa lahat ng bagay na ito. Mula sa pagpapakasakit ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay iniimbitahan na sa araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano, tayo ay maging saksi ng kabutihan ng Diyos sa lahat.
At yan po siguro ang magandang panyaya at hamon sa atin. Pwede sabihin, Lord, nagsisimba naman po ako. Okay na po ba yun? Lord, nagdadasal naman po ako lagi. Pwede na ba yun? Maganda kung gusto mo lumago sa iyong pananampalataya at nakatitiyak ako na ang karamihan sa atin, gusto natin lumago sa pananampalataya. If you want to grow in faith, start by sharing your faith. If you want to grow in faith, start by sharing your faith. Sa totoo lang, kung binabahagi mo ang iyong pananampalataya, lumalago ka sa iyong pananampalataya. Bakit? Dahil mas naiintindihan mo at mas na-appreciate mo yung binabahagi mo. Meron ho akong nakausap, sabi niya, Father, ganun pala yun ano. Akala ko pa nagdadasal lang ako, lalago na pananampalataya ko. Akala ko basta tuwing Linggo, Father, walang patid. Nagsisimba ako, akala ko dun lalago ang pananampalataya ko. Pero sabi niya, I found more meaning in our faith when I started sharing my faith to others. At sana no, tayo mga Kristiyano, we can find more meaning in our faith. Mas may kahulugan, mas may kabuluhan ng ating pananampalataya. At yun ay dahil kung kaya nating ito ibahagi sa iba. Hindi naman natin kailangan ituro ang lahat eh. Sa simple nating pamumuhay, sa simple nating pag-aakay, sa kasama natin na naipanghihinaan ng loob, na tila ang apoy ng pananampalataya niya ay humihina. Yung apoy ng pananampalataya mo, ang gamitin mo para ningasin ang pananampalataya niya. Ang iyong pagmamalasakit sa iba, doon mo na isasabuhay at na ibabahagi ang pananampalataya mo. Kaya po sana, ang ating pagdiriwang ng pananampalataya, hindi lang po nananatili sa loob ng simbahan, kung hindi sa araw-araw nating gawain, Kristiyano tayo. Kung may kakilala ka no, na panghihinaan ng loob at kailangan ng kausap, sana ikaw bilang isang Kristiyano ang handang makinig sa taong yon. In our service, sa ating pagmamalasakit, sa ating paglilingkod sa bawat isa, doon nakikita ang ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Doon natin na ibabahagi ang pananampalataya natin. Kaya maganda po no, sa pagyakap ng misyon na ito na maging disipulo ni Jesus ngayon, ang ating nasaksihan, ang ating narinig at nakita ay ibahagi natin sa lahat. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, aming guro, itinuro mo sa amin ang buong pagtangi sa kasamaan, ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami kalakip ng aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Ang ating itugon, banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na maipahayag ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik-loob, at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao
bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan, at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tignan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihang saan man ito magmula. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may narapat mong si Santa Rita ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa kami ibinigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay, ang hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan na kami ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama.
kagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Piging na ito ating pagsaluhan ang katawan dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ng katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office.
Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalakas ng banal na pakikinabang, ay matuto nawa kay Santa Rita upang hanapin ikaw lamang at takuin ang bagong pagkatao na aming sa aming pamumuhay sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.